Okay, salamat sa ating mga kabataan sa awit. Magandang umaga sa inyo. Kumusta ang inyong tulog? O hindi kayo nakatulog? Sinong hindi nakatulog? Yan, merong hindi nakatulog. Maraming dahilan kung bakit hindi makatulog, ano? Ayan, di baling hindi kayo nakatulog, basta mahalaga ay hindi lamang nag-enjoy, kundi naging makabuluhan ang ating retreat. Kanina ay kayo ay nag-activity. Ano nga yung inyong activity kanina? Heaven. Heaven or hell? Ang buhay matindi, ano? Wala namang pipili ng hell, ano? Sinong pumili ng hell? Mabaho daw. Hindi lang mabaho, ano pa? Malansa. Kaya lang, kahit minsan ay aayaw natin doon, pero yung ating asal at yung ating ginagawa, ano ang ibig sabihin? Mas gusto natin doon. Kaya dapat nating maunawaan, mga minamahal na mga kapatid at mga kabataan, na hindi lamang ito in terms sapagkat negatibo at mapangit ang description ng lugar na iyon, kaya ayaw natin, kundi ipakita natin na hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, ayaw natin doon, kundi sa pamamagitan mismo ng ating actions. At ngayong araw na ito, malalaman natin kung papaano ating maipakikita ang ating galaw, ang ating asal at ang ating ugali na tayo ay aayaw doon, kundi tayo ay put sa langit. Ha? Alam niyo pa, mga minamahal na mga kabataan, magpakaganda-ganda man ng aquarium. Nakakita na kayo ng aquarium? O may isang kabataan, mahilig sa mag-alaga ng isda. Marami siyang aquarium sa bahay. Meron siyang 15 aquarium sa bahay, mula sa pinakamaliit patungo sa pinakamalaki. Isang araw ay pumunta ng SM. Alam niyo kung saan pumunta? Pumunta dun sa lugar at seksyon na maraming itinitindang isda. Bakit dun pumunta? Bibili ng isda. Ito sabi niya, sawa na ako sa isda. Lumipat. Pumunta dun sa tindahan at dun sa seksyon ng maraming alaga na ibon. Binili niya ang pinakamaganda at pinakamahal na ibon. Umuwi, pagkahating sa bahay, inilagay sa aquarium yung ibon. Kayo tumatawa. Pwede o hindi? Ay, hindi. Oh. Magpakaganda-ganda man ng aquarium, yung katangian at kalagayan ng ibon ay hindi pwede sa aquarium. Magpakaganda-ganda man ng langit, gaano man yan kaayos at kaaliwalas at sabihin nating wala ka nang hahanapin pa, kung hindi naman ari ang ating karakter doon, hindi tayo pwede sa langit. Ay papaano? Yun ang ating tanong. Ngayong umaga ating pag-usapan ang isang mahalagang bahagi, papaano at anong paraan, meron bang ginawang paraan ng Diyos upang kayo at ako sa kalagayang hindi ari sa langit ay maging pit sa langit? Tingnan po natin. Tingnan natin ang ating kalagayan. Transform us, ha, from servant of sin. Ang ating kalagay ay papunta sa impyerno, gusto natin doon dahil tayo'y ano? Alipin ng kalikuan at ng kasalanan. Kaya lang, magandang balita, sabi ni San Pablo, mula sa aklat ng Roma, dinais ng Diyos at ginawa ng Diyos ang paraan upang mula sa pagiging lingkod ng kasalanan, tayo'y maging lingkod ng katuwiran. Hindi ba magandang balita yon? Lingkod ng katuwiran. At dahil doon, tingnan natin ang ating kalagayan.
ganito kasi yung kalagayan ng impyerno, ano? Ang mga punta ng impyerno, ganito ang kalagayan. Alipin ng kasalanan. Tayo'y ano? Alipin ng pita ng laman. Tayo ay kasangkapan sa pagiging hindi matuwid patungo sa kasalanan. Tayo ay mga lilo, tayo ay manlalabag, tayo ay patay sa kasalanan, lupagi, lugmok, at naroon tayo at nahihirapi. Alam niyo yung lupagi? Oh, lupagi. Alam niyo yun? Pag sinabing lupagi, walang magawa, hindi na makabangon. O yun tayo. Tayo'y lupagi sa kasalanan at patay tayo sa kasalanan. Dahil doon, ang ating iniisip ay karumihan. Tayo'y makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang kalagayan. May magandang balita dahil mula sa pagiging lingkod ng kasalanan, mula sa aklat ng Roma ay ipinaliwanag na ang ginawa ng Diyos, ginawa niya tayong lingkod ng katuwiran. Kaya, pag ang tao'y lingkod na ng katuwiran, siya'y pinaghaharian na ng ano? Number one, pinaghaharian ng pag-ibig. At yung pag-ibig na iyon ay nagagawa ng ibigin kahit hindi yung kaibig-ibig. Nagagawang tanggapin, pakisamahan, at bigyan pansin kahit yung hindi kapansin-pansin. At ang sabi, tayo ngayon ay kasangkapan ng Diyos sa katuwiran para sa Diyos. Ang ating puso ay ano na? Meron ng kalagayang masunurin. Ano pa? Tayo'y buhay na sa Diyos. At ang ating kalagayang patay sa kasalanan, buhay na ngayon tayo sa ating Panginoon. Anong resulta? Lumalakad tayo sa kabanalan, sa katuwiran, at ating naipakikita ang paglilingkod dahilan sa kaloob ng Diyos ng kaligtasan at sa kaloob ng Espiritu. Anong meron tayo ngayon? Anong meron? Meron tayong buhay na walang hanggan at yung saan? Ang pagpatuloy noon ay doon sa langit. Tingnan natin yung ating mga pangunahing talata sa ating tema ng retreat. Tingnan natin isa-isa. Transform us from old life to what? To new life. At yun ay binabanggit sa atin sa Ephesians chapter 4 verses 24 to 33. Tingnan natin ang ating dating pagkatao. Sino sa inyo ang hindi ganere? Tayong lahat ay ganito, di ba? Ang ating kalagayan, uy, magaling magsinungaling. Di ba? Yung kwento na nagsimula sa ahas na ganyan kalaki, bandang huli gano kalaki. Kaganyan. Kaganito. At sapagkat naging ganyan, ito ang katapat. O, di ba? Kasi bakit? Na-excite na yung kwento. Kaya may pagsisinungaling, madaling mayamot, madaling magbago ang mood, tayo ay marunong minsang magnakaw, hindi yung ninanakaw yung cellphone ng katabi, kundi ninanakaw mismo ay yung oras. Nakuha niyo yun? Ninanakaw yung oras, kinukuha yung panahong hindi naman dapat guguling panahon ng walang saysay. Ang ating communication at pakikipag-ugnayan minsan at pakikipagtalastasan minsan ay negative. Minsan yung mga biro, ano pa? Meron tayong kapaitan, meron tayong rat, at ang mga tao'y minsan ay mareklamo. Alam niyo yung mareklamo? Magre-retit din lang, eh bakit naman di ni Ika sa ganaring kaliit-liit ng lugar? Pagkakadong pagkakapangit pa Ika. Hindi ganon! Ha? Tayo narito, ano man ang lugar, ano man ang kalagayan, para tayo matuto, at ang ating layunin napakainam dahil ang ating layunin ay mga bago ang dating pagkatao at maging buhay sa Panginoon na gumagawa bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik. Amen? So ngayon, mula sa kalagayang ito, sabi sa atin ni San Pablo sa Epeso, ito ang maganda kasi ang sabi, mula sa kalagayang dapat alsin, ilalagay natin at tayo ay magbibihis. Ha? Ano ba ang magandang isuot? Pag naghubad kayo ng damit, ano ang inyong isusuot? Naligo. Nung matapos maligo, ang isinuot ay yung isang linggo nang naroon sa labahin. Ano nangyari sa inyo? Ha? Sinong gagawa ng ganon? Wala namang gagawa ng ganon, kaya lang, minsan ay naroon pa rin tayo. Ang nais ng Diyos,
isuot natin at kanyang ibinibigay, ginawa niya ang paraan para magkaroon tayo ng bagong isusuot ng bagong pagkatao. Tingnan natin. Mula sa pagiging sinungaling, uy, makatotohan na. Mula sa pagiging mayamutin, uy, may kahabagan na. At mula sa gawaing kurap, ang ating gawaing mabuti na. Dati ang salita ay hindi maganda, maanghang at napait, ang ating pananalita ay sakdal na at dalisay. Mula sa ating puso na walang malasakit, meron na tayong maamong puso, mapagpatawad at mauwawain. Napakainam mga minamahal. Dahil dyan, ito ang kailangan natin ngayon. At nais ng Panginoong ibigay ito sa atin at malalaman natin ang sekreto. Maya-maya, tingnan natin. Dapat nating i-develop ang Christian graces. Ha? At ang sabi sa atin, sa pamamagitan ng Christian graces, ibinibigay ng Diyos ang kapangyarihan para ating kamtin at maangkin at maipahayag ang ugaling na uukol sa Kristiyano. Kay akin tatanungin, ha? Pag ang babaeng nagpakasal sa lalaki, matapos silang magpakasal at sa punto ng kanilang pagpakasal, alin ang unang inaalis ng lalaki sa kanyang asawa? Bakit kayo natawa? Anong nakakatawa doon? Anong inaalis? Apelyedo. Diba? Kaya sabi ng pastor, nais kong ipakilala sa inyo ang bagong kasal, si Mr. and Mrs. Lito and Gladys Cadaw. Ano, wala na yung gawino? Bagamat hindi naman talagang naalis, pero ano na? Saklaw na ang kanyang pangalan ng pangalan ko. Nung tanggapin natin ang ating Panginoon, ito na ang ating kalagayan. Meron na tayong ano, Christian graces. At nababago na, ang unang nababago, may nakakabit ng bago sa iyong pangalan. Ano yung bagong pangalan nakakabit? Christian. At kapag kay Christian, bilang isang Kristiyano, dapat mahayag sa iyo ang mga Christian graces, brotherly love, brotherly kindness, godliness, patience, temperance, knowledge, virtue or moral excellence, and faith. At ang magandang balita, God's power to possess Christian graces are provided. Nais ng Diyos yan at ibinibigay yan sa atin. Ngayon, ito na. Ito na ngayon ang mga maaalis para wag tayong maghintit sa impyerno. Okay? Inaalis ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu ang mga sumusunod. It is unwise to compare among themselves. We should show preference to one another. Atin ang inuuna yung kapakanan ng iba. Hindi ka na ngayon nakikipagbaka para ang iyong sarili maitaas, kundi nais mong maglingkod sa iba. At ang sabi sa atin, there should be no provoking to envy, yung mga pagkaingit. At ang sabi sa atin, wala na tayong pwedeng ipagmalaki sa ating mga sarili. At ang sabi, tayo'y nagagalak, hindi na sa pagkalugmok at pagkalapig ng ating mga kaaway, kundi meron tayong malasakit. Laktawan natin ng ilang slides. Ha? Tingnan natin ang mahalagang bagay. Dahil dito, gusto kong ito'y ating maunawaan. Spiritual character is the bedrock of our Christian life, ng ating ding leadership na ang sabi ay that yields trust. Okay, dahil dito, ito ang ating kinakailangan. Gusto kong sabihin sa inyo na ang kailangan natin ngayon ay mga kabataan na mapagpakumbaba, na hindi nagtitiwala sa kanilang sariling lakas, ha? Na ang sabi sila'y gagawa na mayroong kasimplihan, nagtitiwala lagi sa Diyos at ibinabahagi si Kristo na may kasiyahan. Kagabi may narinig akong comment. Baguhin niyo ito. At naniniwala akong hindi kayo ganun. Sabi ng isang comment, kapag ka ika nag-crusade, kahit ika district crusade, kakaunti ika ang kabataan na napunta. Pag ika nagkaroon ng hiking, at nagkaroon ika ng mga retreat, ay ang dami ikang napunta. Tama ba yun? Kung tama man iyon, babaguhin natin. Ibig sabihin, balansi tayo at involved tayo sa lahat ng uri ng gawain. Dahil dyan, tingnan natin, malapit na tayong matapos, pero kinakailangan ating maratnan yung pinakamahalagang punto.
becomes the controlling power of our Christian life. Alin yon? Yung ating humbleness, yung ating humility. Tingnan natin ang ating dating pagkatao at i-compare natin ang pagkatao nung ibihis ni Kristo ang kanyang pagkatao sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Dati, mahilig tayong mag-compare. Dati, oy, tayong mapag-imbot. Dati, mahilig tayo sa competition at compromise. Dahil dyan, ang magandang balita, binabago tayo ng biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Meron ka ng contentment. Anong sunod? Meron ka ng competency. Meron ka ng compassion at meron kang karakter na katulad ng karakter ng ating Panginoon. Tawagan natin ng ilang slides. Ito na. Ito ang pinakamahalaga. Papaano natin mararanasan ang mabago sa dating pagkatao at pagkatapos ay magkaroon ng isip na nakatuon kay Kristo? Yun ang kailangan natin. Ha? Okay. Sabi dito, may mahalagang tungkulin ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay upang tayo lumago ang ating mga puso para sa ating Panginoon. Ang sabi po sa atin, when we are born again of the Spirit, ano daw? Pag tayo ipinanganak ng Banal na Espiritu, kayo ay pumapasok sa isang buhay na relasyon sa Diyos. At ang Banal na Espiritu ay maninirahan saan? Saan titila? Dwells in us. At sa puntong ito ng iyong pagkahikayat, ikaw ay magiging nakaugat na sa iyong puso ang Panginoon. In the one in whom all things are possible. Lahat daw ng bagay ay posible sa ating Panginoon, lalo na kung tayo'y nakaugat at nakapundasyon sa ating Panginoon. At ang sabi, ang Banal na Espiritu, ang sabi ay it is then, sa puntong ito, ang Banal na Espiritu'y magsisimula ng kanyang makapangyarihang gawa para tayo palaguin at maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ang ganda. At ang sabi dito, ito na yung aking binabanggit. Yung ikaw ay nakaugat kay Kristo, ang ibig sabihin, ikaw ay kasal na kay Kristo. Anong naman yung kasal? Pag sinabing kasal, ikaw ay nakipagkaisa na. Meron ka ng malapit na relasyon. Ibinigay mo na ang iyong buhay. Nakalaan ka na sa Kanya. At ang sabi, pagka ikay nagpakasal, ang ibig sabihin noon, ikaw lamang. Ah, di ba? Kaya kinakanta yung kantang yun, ano? Ikaw lamang, nakalaan na yung buhay mo para sa Kanya. At ang sabi, ang iyong pag-ibig, ang sabi, our love are intertwined. At ang sabi ay nado na yung pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi pa, ang Banal na Espiritu ay magpapalago ng ating pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig na yon, that love make us long and desire the companionship of Christ. Teka muna. Usap tayo. Yung ilang mga tao may nagugustuhan, yung mga kabataan ay ano, may mga crush. Ano? Di ba pag meron kayong mga crush, kung yar ang gusto nating mangyari, ano, kung pwede lang sana lagi kong makausap. Di ba ano? Kung pwede lang sana ay lagi kong kasama. Kung pwede lang sana ay meron kaming panahong magkwentuhan. Di ba? At kapag ka hindi lang crush, talagang nagustuhan ha, ay kahit pagtahimik ay nag-iisip. Kailan kaya kami pwedeng magkwentuhan? Kailan ko kaya, pwede kaya akong makadalaw sa kanyang bahay? Pwede kaya makahingi ako ng number para aking matext? At nung makahingi ng number, anong ginagawa? Ha? Anong ginagawa? Nagte-text? Ay hindi pa kontento sa text. Ano pang ginagawa? Ay natawag. At nung hindi naman masagot-sagot ang tawag, masama ang pakiramdam. Diba ganun ano? Ay nagkataong crush din. Ay ganun din pala ang pakiramdam. Nag-text, ay kinikilig nung makatanggap ng text. Dumati lang ng good morning. Kinikilig. At ang gusto din, sana'y kami magkausap. Sana'y dumalaw sa bahay. Sana'y kami magkasama sa retreat. At sana'y magkasama kami. Yun ang ibig sabihin. Ha? Na ang sabi sa atin, that love make us long and desire the companionship. Sa spiritual na buhay, companionship with whom? With Christ.
At ang sabi, there is that hungering for companionship. Gusto nating laging makakasama ang Panginoon. At pagkasama natin ng Panginoon, alam nyo, pagka lagi na kayong magkasama, meron na kayong malapit na ugnayan, si Satanas ay wala na akong puwang. Wala na akong puwang. Sabi nung manliligaw nung akin dating girlfriend, wala na akong pag-asa. Kasi mag-close na kayo. Masama ang loob. Close na daw kami nung akin dating kasintahan. Ay lagi nga na kaming magkasama na. Nadalaw ako sa kanilang bahay. Siya raw ay nahuli. Pag lagi natin kasama ang Panginoon at close tayo sa Kanya, lagi tayong magkadikit, si Satanas ay wala lang puwang. At yun ang pinakamahalaga sa ating paglakad Kristiyano. Ang sabi sa atin, tingnan natin ha, ang banal na Espiritu ay lalo tayong inilalapit sa Panginoon para sa isang malalim at isang magandang kaugnayan na malapit lalo sa isa't isa. Sabi ko sa inyo kagabi, naalala niyo si Juan? Di ba si Juan, ang pangit-pangit kaya ng karakter, kaya bang masyado magagalitin? Ay nabago? Kapag ka tayo ay meron ng lalong malapit na pag-ibig at kaugnayang malalim sa ating Panginoon, lalo tayong lalago at lalo tayong mababago sa ating pagkatao. Next! Ano pa? Ang sabi, tutulungan tayong maisukong lalo ang ating nais at ang ating layunin sa ating Panginoon. Ang resulta, aabuti natin ang iba sa isang may pagmamalasakit na ministeryo upang sila'y mailapit sa ating Panginoon. Sa natitirang ilang slides, tingnan natin ito. Ibig sabihin, mga minamahal kong kabataan, para mga bago at mga matay ang ating dating pagkatao at magkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo, ano nga yung ating ano, ating tema? Restore, ano pa? Ha? Renew, ano pa? Ha? Revivify, ano pa? Tinatanda na. Ano pa? Restore. Okay, yun na. Ang kinakailangan nating una yan, oh, ang banal na Espiritu. Ang sunod, meron na tayong bagong kalagayang buhay, meron na tayong spirituality. Yun na ang ating buhay ngayon. At pagkatapos, meron na tayong spiritual ministry, ang resulta noon ay spiritual character. Dahil dyan, ito ang dapat nating maging panalangin. Ito ang sekreto. Ang sekreto para maging tupad at matupad yung ating tema, ang kinakailangan natin ngayon bilang mga kabataan ay maging ano? Maging spirit-filled person, the Holy Spirit. Yun ang ating kailangan. At ang sabi, to be spiritual is to be a spirit-filled person. Pakita natin ilan, ang ilang slide bago tayo magtapos. Ang sabi sa atin, in the power of the Holy Spirit, Christ-directed life by which Jesus lives His life in and through us. Okay. Dahil nandyan, tingnan natin ito. The Spirit-filled life. Okay. The ongoing filling of the Holy Spirit, continued renewal and release of the Spirit presence and power needed daily, at ang mangyayari sa atin, patuloy na paglago dahilan sa banal na Espiritu. So in other words, sa ating natitirang ilang slides, meron tayong mga pagpapala. May mga blessings kapag ka tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Sabi ng ating kanina, greater love and intimacy with God. Next, exaltation of Jesus as the Son of God and Savior. Next, power and boldness to witness and preach, greater wisdom and faith, deep joy, ang sabi sa atin, kasama na yung ating singing and worship and release of spiritual gifts for ministry. Okay, laktawan natin ito. Yun na rin yan. So ito na ang ating dapat maunawaan. Mga bata, mga kabataan, ang pagkamatay sa dating pagkatao ay siyang dapat nating maging karanasan. At ang sabi, dito natin maunawaan sana ang gawain iyon ng ating Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito na. Una, ang gawain ng banal na Espiritu ay ano? Nagkukonvict. At pag tayo kinukonvict o sinusumbatan ng banal na Espiritu, meron tayong awareness,
meron tayong sensitivity to sin, meron tayong gaslab, at ang sabi sa atin, kinukonvict tayo para ating maunawaang tayo nagkakasala at merong kautosang tayo nalalabag. Bukod doon, hindi lang siya sumusumbat, siya rin ay namumuhay at naninirahan sa atin upang tayo i-connect sa ating Panginoon. And then, pag tayo na i-connect na sa Panginoon, gusto niyang ito'y magpatuloy, binibigyan tayo ng kalakasan at ng kapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, mga babago, mananatili tayo sa ating Panginoon at ipagkakalob sa atin ang kaloob na espiritual. Dahil dito, mga minamahal na mga kabataan, ito ang role ng Holy Spirit sa ating spirituality. Siya ang nagbabago, siya ang nagbibigay ng kapangyarihang gumagawa, at ang resulta, lalago tayo sa Panginoon, kaya meron tayong spiritual growth sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ngayon, in our part in spiritual growth are this. We need to be changed. Naniniwala ba kayo ron? We need to be changed. But we cannot change ourselves. Kaya ba natin baguhin ang ating sarili? Sabi nga ni Jeremiah, hindi kayang baguhin ng leopardo ang kanyang batik. Hindi kaya. Pero kayang baguhin ng Panginoon ang ating mga makasalanang gawin. Dahil dito, ang ating pong tanging tungkulin para ating maranasan at maging totoo yung ating tema sa atin, tayo'y makiisa, isuko natin at ipagkaloob ang atin pong mga sarili at pagkatao sa banal na espiritu. At ang sabi, piliin natin na manatili sa mga lugar, sa mga pagkakataon na ang banal na espiritu ay makapagbabago sa ating mga ugali. Marami kaming cellphone. Gulping kapal ng aming cellphone doon sa room. Huh? Kami ang pinakamayaman ngayon, kaming mag-asawa. Kasi kami napakaraming cellphone mula sa cellphone na medyo mura, patungo sa mahal, patungo sa pinakamahal na cellphone. Mula sa walang load, patungo sa malaki ang load. Oh. Kaya lang, inay pansamantala. Natutuwa kami ngayong retreat ay pansamantalang wala kayong cellphone. Pagkarating kaya sa bahay. Ba't kayo nakatawa? At kung dito'y hindi kayo magse-cellphone sa loob ng ilang oras, ang tanong ko'y pagkahating sa inyong bahay pagkatapos ng retreat, ilang oras kaya uli ang gagamitin sa cellphone? Hindi masama kung ang cellphone ay nakatutulong sa paglagong espiritual at sa communication. Ha? Ang problema natin minsan, tandaan ninyo mga kabataan, ang distraction at pagbalik sa dating pagkatao minsan sa ating cellphone ay iisang pindot. Tama ba yun? Isang pindot lang at maya-maya nalibang ka na kung ano ang nakalagay sa iyong cellphone. So mga minamahal na mga kabataan, dahil dito, ang ating tanong na iiwan sa ating devotional para ituloy mamaya, ang ano ang ating mga dapat gawin para ating maisentro ang ating buhay sa ating Panginoon upang tuluyang mga bago tayo, mamatay ang dating pagkatao at lumakad tayo ng may kabanalan ayon sa nais ng ating Panginoon. Ako yung maasa na ating naunawaan ngayong umaga sa bahagi ng ating pangalawang session ang gawain ng banal na espiritu. Ibig sabihin, para mamatay ang ating dating pagkatao, para magkaroon tayo ng isip na nakatuon sa langit at sa Diyos at magkaroon ng pusong nakatuon sa Kanya, kinakailangan natin ang bumabago na kapangyarihan ng banal na espiritu at para mangyari yon, dapat nasa atin ang banal na espiritu. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.